Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa isa na namang episode ng online series ni Inang Pamantasan, kung saan ang pagkakatuto ay walang hangganan. Ito ang PNU Talks. Ako nga pala si Ginoong Rejulios M. VIllenes at ako ang inyong learning from home buddy para sa episode na ito. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang Feyman technique for Andragogy, learning from field experience. I-comment po ninyong inyong mga katanungan at kuro-kuro tungkol sa episode natin ngayong araw. Huwag din po natin kalimutang i-like at i-share ang episode natin. Gaya po ng aking nabanggit kanina, ang ating po pag-uusapan ay tungkol po sa pagtuturo sa ating mga adult learners. Kaya po ang ating focus ngayon ay Feyman Technique for Andragogy. Bago po tayo magpatuloy, gusto pong lubos na magpakilala sa inyo. Katulad po ninyo, ako po ay anak din ng ating inang pamantasan. Ako po ay nagtapos sa kursong elementarya sa Philippine Normal University South Luzon Campus noong 2011. Sa pareho din po pamantasan na ako nakapagtapos ng aming Master of Arts noong taong 2016. Sa kasalukuyan po, ako po ay nagsusulat ng aming dissertation para sa PhD in Educational Management sa Southern Luzon State University. Ngayon po, ako po ay isang Public Schools District Supervisor dito sa DepEd Division of Quezon. Naging bahagi po ako ng iba't ibang gawaing pang-edukasyon, lalong-lalo na po sa gawaing alternative learning system, sa gawaing pananaliksik, at iba pa. Nagiging po akong tagapagsanay sa mga naturang aspeto kung saan mas nahasa po ang aking kasanayan at kaalaman na may kinalalaman po sa ating pag-uusapan ngayong araw. Sa ating pong screen, makikita po ninyo ang clips, no? Ang mga eksena sa isang pelikula. At alam ko pong familiar din kayo sa pelikulang ito. Kung meron man pong hindi pa nakakapanood ng pelikulang The Idiots, ay hayaan ko ninyong ibahagi ko ang isang eksena na makikita po, matatagpuan sa unang bahagi ng pelikulang ito. Nakikita niyo po sa screen ang isa sa pinaka highlight, no, ng unang part o nung unang bahagi po ng pelikulang Three Idiots. Ito po kasi ay nagpapakita ng isang diskurso tungkol sa traditional na pagtuturo at tungkol naman sa pagkakatuto sa isang simple at madaling paraan. Ang teacher po dito ni Rancho, isang traditional teacher. The teacher wants to have the bookish definition of the matters they're discussing in the classroom. Samantalang si Rancho, ang ating protagonist, ay gusto naman pong magpaliwanag sa napakadaling paraan na mauunawaan ang lahat, na mas significant sa lahat. Pero sa madaling sabi, kaya nga po na nakita niyo sa ating clip, hindi po nagkaayos yung kanyang pagpapaliwanag. At instead, yung kaeskwela po niya, na si Chatur ang napabura ng kanyang teacher na puri dahil kaya niyang ibigay ang verbatim description ng definition ng machine na galing po sa kanilang aklat. At ano po yung nakakatawa sa eksenang ito? Nung pinaalisan ng classroom si Rancho ng kanyang teacher, bumalik po muli siya sa kanyang upuan para kunin isang bagay. Tinanong po siya ng teacher niya, ano po yung kukunin niya? Instead po na sabihin ni Rancho na aklat ang kukunin niya, ibinigay niya po ang technical definition ng aklat sa pagkahaba-haba at sa pagkabilis sa paraan. So itong si teacher nagulat at nagtaka. Sabi niya, ano daw po yun, no? Tapos sinabi ni Rancho, ang kukunin po niya yung aklat. Sabi ng teacher, bakit hindi sinabi aklat? Ang sagot lang po ni Rancho, I tried earlier, sir. It simply didn't work. At nagtawanan po ang buong klase. Siyempre si teacher, naguluhan. Bakit po? Dahil na-realize niya ang nangyari sa kanilang classroom na mas madali nga naman mag-usap sa pamamagitan ng simpleng paraan at hindi dapat kailangan laging bookish o laging verbatim mula po sa technical definition sa isang bagay ang ating pagpapaliwanag sa pagtuturo o sa pagkakatuto. At ito po yung overview ng ating pag-uusapan ngayong
umaga ngayong araw. Nakatuon po tayo sa paraan ng pagtuturo at the same time ay sa paraan ng pagkakatuto na nakaangkop po sa konteksto ng ating mga adult learners. At ang ating po magiging focus ng talakayan ay nahati sa lima. Bagamat lima po ang na-identify kong focus ng ating pag-uusapan ngayon, ito po lamang ay nakatuon sa mga overview, sa mga introduction po ng mga natura topic o aspeto. Nakikita niyo po dito na nakaikot po tayo o nakasentro po tayo sa pag-uusap tungkol sa Feynman technique at sa andragogy at kung paano po ito gagamitin sa flexible learning setting. Una po, pag-uusapan natin o i-review natin ang mga basic concepts na may kinalalaman sa ating pangunahing paksa. Ikalawa po, i-introduce ko pong muli sa inyo ang Feynman technique. At kaugnay po nito, pag-uusapan din po natin ang konteksto ng paraan ng pagtuturo para sa adult learners o simply sa konteksto po ng andragogy. Pagkatapos po nito, syempre po, pag-uusapan natin paano po natin gagamitin Feynman techniques andragogy. At lastly, pag-uusapan po natin kung ano magiging saysay ng andragogy at ng Feynman technique sa kasalukuyang panahon, especially po na nasa pandemic situation tayo at iba po ang setup ng ating mga classrooms, ng ating mga schools or learning centers. So mas magiging meaningful po ito kasi ito po yung kasalukuyang tutugon sa ating pangangailangan. At before we proceed sa ating talakayan, may ilan lang po akong bagay na gusto sa inyong ibigay at sana'y ma-realize. Sabi po ni Albert Einstein, any fool can know. The point is to understand. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Katulad po nung ating pelikulang binanggit ko kanina, kadugsong po ito nun. No. Kung nauunawaan daw po natin ang isang bagay, ibig sabihin, mas kaya natin siyang ipaliwanag sa simpleng paraan. Mas kaya po natin siyang padiliin sa pagpapaliwanag o sa pagbabahagi sa iba. At kung hindi po natin siya kayang gawin sa ganoong paraan, sabi nga po ni Einstein, hindi po natin ito nauunawaang lubusan. At kasunod po nito, kaugnay po ng kay Einstein, ay gusto ko po sana na mapanood po ninyo ang video na ginawa ng isang senior high school student dito po sa ating bansa na nanalo po noong 2017 para sa Breakthrough Junior Challenge. No? Ang tinutukoy ko pong instructional video ay ginawa po ni Hilary Diane Andales. At katulad nga po na nabanggit ko, ito po ang nagwagi para sa Breakthrough Junior Challenge 2017 at naging focus po niya ang relativity and the equivalence of reference frame. Layon po ng mga instructional or educational videos na ito na ipaliwanag sa simpleng paraan ang mga napakahirap or napaka-abstract na bagay o kaalaman na meron po tayo. Lalong-lalo na po sa area ng agham at siyensya. No. Kung kayo po ay nanonood ng live ngayon, pwede niyo po sigurong pwede po siguro tayong lumipat sa kabilang tab, no, or sa YouTube para mapanood po yung full video. Pero kung tayo naman po ay nanonood ngayon ng recorded video, pwede niyo pong i-post muna ang ating online session, tapos panoorin po yung video, tapos saka po ulit tayo bumalik dito sa ating discussion, no. Bakit ko po gustong ipanood sa inyo ang video na ito? Sa mga nakapanood na, alam ko pong makaka-relate kayo, no? Sa mga hindi pa po, mangyari lamang pong panoorin po ninyo ang instructional video na ito kasi matutuwa po kayo, no? Gawa po ito ng isang senior high school student at naipaliwanag niya po ang topic na ito, relativity and equivalence of reference frames sa napakasimple at sa napakagaan na paraan. Nagbigay din po siya dito ng iba't ibang halimbawa para mas lubos na maunawaan at lubos na maintindihan ng mga audience o ng mga viewers yung topic na may kinalalaman po sa theory of relativity. So proceed na po muna tayo. Bilang gabay po dun sa ating panonood ng video, kung napanood nyo na po at nag-post po kayo kanina, ito po sana yung magiging gabay nating katanungan
para malaman po natin at lubos nating maunawaan yung konteksto ng instructional video. Una, tungkol saan po yung instructional video? No. Kalwa, ano po yung main topic na ipinakita o ipirepresent sa video presentation? Then, paano po ginawa ng isang grade 12 student, ng Ms. Andales, ang pagpapakilala, ang pagpapaliwanag sa naturang topic? At ano-ano po yung mga present ng konsepto na nakatulong po upang lubos na maunawaan ng kanyang mga viewers or audience. So, proceed po tayo. Meron po kayo dito nakikita sa ating screen na apat na boxes, no? Apat na rounded corner squares na meron pong apat na susi. So, kailangan po natin siyang i-unlock gamit po yung mga gabay ng katanungan kanina. Kung napanood nyo na po yung video, okay lang po na mag-proceed tayo. Kung hindi pa po, pwede po tayong mag-pause. Then, pwede po tayong lumipat sa kabilang tab para mapanood yung instructional video. Maikli lang po yung instructional video. Hindi po siya mahaba, hindi siya matagal. Napakasimple lang po ito. Okay? So, i-unlock na po natin itong mga areas na ito. Yung video po ay isang short instructional activity or video na may kinalalaman po sa relativity theory using reference frames. Ang main topic po niya o kabuuang paksa naman po ay nakatuon sa relativity and the equivalence of reference frames. Ang mga konsepto pong nabanggit, syempre nandyan po ang reference frames, sound, waves, light, time, relativity, and time dilation. At marami pa po, no? At paano po niya ipinakita o paano niya itinuro sa atin yung mga konseptong ito? Syempre po, sa pamamagitan ng isang instructional video, sa pamamagitan ng pagbibigay ng real-life examples, at sa pamamagitan po ng pagbibigay ng demonstrations. Kung inyo pong iisipin o babasahin po yung topic na kanyang diniscuss mula po sa isang science book, medyo mahirap pong i-digest or maunawaan. Pero sa pamamagitan po ng instructional video niya, mas naging magaan po sa atin yung pag-unawa sa mga topics na yon. At take note po, isang grade 12 student ang gumawa nun. At take note din po, another note or another intake, within less than 3 minutes na ipaliwanag po niya na maayos sa simpleng paraan na lubos natin maunawaan yung konsepto ng relativity gamit ng reference frames. So, inanalyze ko po yung instructional videos niya. Paano naging ganoon kadali yung pagpe-present at paano po na-receive ng viewers or ng learner yung mga konsepto na kanyang ibinahagi. So, may mga key points po akong na-identify. Meron po tayong 6 na pangunahing key points mula dun sa instructional video. Una po, dun sa opening scene, ipinaliwanag niya yung contrasting idea ng dalawang taong nagtatalo. The 6 versus 9 figure. Ayon po sa isa, 6 yung nakikita niya. Pero dun naman sa kabilang banda ay 9. Pero ang tanong, sino ang tama? Sino ang mali? In which, pareho po silang tama at walang mali. Ito po ay may kinalalaman dun sa konsepto ng relativity at reference frames. After that, pagkatapos po niyang ipakita yung actual scenario, no? O maipakita yung actual experience, ipinaliwanag po niya yung konsepto ng reference frames para lubos na maunawaan at magkaroon po ng sapat na kaalaman or introductory knowledge yung learner patungo dun sa mga latter concepts. Then, dinemonstrate din po niya sa pamamagitan ng relevant application yung konsepto. Kung maaalala niyo po dun sa instructional video, meron po siyang passing car na ginamit na meron pong iba't ibang perspective positions. Ibig sabihin, iba-iba po yung makikinig ng mga learners ng mga nasa iba't ibang position mula po dun sa tunog ng passing car. No. Next, ano pa pong ginawa niya? Marami din po siyang binigay na illustrative examples para po dun sa kanya na piling paksa. Andyan po ang frequency at time spectrogram na pag-a-analyze. Ganun din po, pinakita din po yung iba't ibang halimbawa o contextual examples patungo sa concrete application nung napili po niyang paksa. Halimbawa, nandyan po yung loose versus bunch of points. Nandyan din po kung paano niya pinaliwanag yung konsepto ng sound, light, time, concepts.
Andyan din po yung mirror versus observer's frame kung paano naging iba yung perspective ng dalawang bagay na ito. At lastly, kung maalala niyo po, pinaliwanag din niya yung speed o yung bilis ni Usain Bolt. No. So ito po yung mga significant examples at contextual examples na pinakita niya all throughout the video. At lastly, ikinap po niya or sinummarize niya yung kanyang konsepto o yung kanyang paksa sa pamamagitan po ng tatlong mahalagang bagay. Sabi niya, Einstein's time is relative. No. Ikalawa, different versions of same reality exist. And ikatlo, the final statement on observing through their reference frames. So dun po umikot yung kanyang ginawang instructional video. Ang punto po natin dito, isang mahirap na paksa na ipaliwanag po niya sa simpleng paraan. Kung maunawaan nyo po, or I mean kung mapapag-connect nyo po yung tatlong ipinakita kong bagay pamula sa pelikulang Three Idiots, pamula po sa quotation ni Einstein, at hanggang dito po sa video presentation ni VIllenes, makikita nyo po na ang pagkakatuto at pagtuturo ay hindi dapat sa isang komplikadong bagay. Hindi dapat sa mas pinahirap na bagay, bagkus sa mas pinadali at mas pinagaan na bagay. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. No. Paano po nangyari yon? Ano po ang kinalalaman ng bagay na ito sa ating pag-uusapan? Katulad po ng sabi ko kanina, may key points po tayo. So paano po nangyari yung mga key points na yon? Siyempre po, nakita po natin na instead na ipaliwanag po niya yung theory of relativity into bookish definition, ang ginawa po ng ating grade 12 student, no? Ng ating pong grade 12 student, Ms. Andales, ay pinaliwanag niya po yung lesson presentation into contextualized manner. Ibig sabihin, sa paraang mas mauunawaan po natin. Sa paraang mas significant sa atin. No? Nagpakita din po siya ng iba't ibang basic logical arguments. Nagtanong po siya, paano yung ganito, paano yung ganon. At isa po sa mahalaga nakita natin sa kanyang video presentation, kahit napakaikli nito, ay ang pagpapakita po ng concrete to abstract presentation. Ito po si direct experience, actual experience, papunta po dun sa knowledge na gusto pong matutunan ng isang learner. Then, paano po niya ginawa? Andyan po ang video presentation, primarily. No. Naglagay din po siya ng narrative text along with her narration. No. Gumamit din po siya ng graphic illustrations at naggawa din po siya ng scenario-based video clips. Ito po mga bagay na ito ay nakatulong upang mas maging magaan yung pagpapaliwanag ng isang mahirap o mabigat na bagay. Mas nakatulong po ito kay Ms. Andales upang mas maipaliwanag o mas maging meaningful at significant yung isang konsepto, yung isang kaalaman patungo sa kanyang audience o sa kanyang learners. Kaya po sa bagay na ito, hindi po niya pinahirap yung pagpapaliwanag, no? O yung pagpapaunawa ng konsepto o ng paksa na kanyang tinatalakay. Kung makikita niyo po, mas pinagaan niya, mas pinadali niya. At sa span po ng less than 3 minutes, nakita po natin na pwede pala siyang pag-aralan sa ganong kaikling panahon. At least yung introduction po ng konsepto na yun ay na-take po less than 3 minutes. At ang nakakatuwa po dito, kung mapapansin niyo po, ulitin ko lang po yung binanggit ko kanina, yung tatlo pong binigay ko sa inyo sample ay nakatuon sa pagpapadali ng pagkakatuto, sa pagbibigay halaga, sa pagpapasimple ng mga mahirap na bagay. No? At sa pagbibigay pansin po na dapat ang pagkakatuto at pagtuturo ay hindi pinahihirap kundi mas pinapagaan. At muli po, gusto ko po sana kayong bigyan ng isa pang ponder point bago tayo magpatuloy dun sa ating discussion na gagawin ngayon. No? Ito pong quotation na ito ay hango po kay Richard Feynman na later po pag-uusapan pa po natin. Sabi po niya, if you find science boring, then you're learning it from a wrong teacher. Nakakatuwa at nakakatawa. No, nakakatuwa kasi ito yung challenge sa atin at nakakatawa kasi guilty tayo minsan na hindi po natin na i-deliver yung appropriate para sa ating mga learners.
Sa konteksto po ng adult learning, malaking bagay po ito, malaking usapin ito. Sa mga bata po kasi sa classroom, kaya po natin itong gawa ng solusyon, no? Pwede pong sa pamamagitan ng iba't ibang rewards, reinforcement, and classroom management strategies. Pero sa adult learning po, hindi ganun kadali i-engage ang ating mga learners, no? Pag hindi po sila nag-enjoy, pag hindi po naging relevant sa kanilang ating usapan, then mawawalan po sila ng interest at motivation para matuto. At kung mangyayari po yun, matitigil na ang bridge ng learning. Ibig sabihin, hindi na po sila matututo or magkakaroon na po ng wall na haharang para sa interest pa nila makatuto. At yun po yung magiging focus natin ngayon. Paano po natin mas mapapadali yung pagtuturo para sa konteksto ng adult learning? Kaya ang pag-uusapan po natin sa una nating talakayan ay ano po yung mga basic concepts na meron tayo sa Andragogy at Feynman teaching. So basically po, dito po, babanggit lang po ako ng ilang mahalagang konsepto o definition o description na may kinalalaman sa Andragogy, sa Feynman technique at sa flexible learning. Una po, pag-usapan po natin ang andragogiya. No, syempre po ang mga adults po ay natututo base sa kanilang kagustuhan magamit ito. Sa madaling sabi, kung ano po yung kailangan nila, yun ang kanilang inaaral. Doon sila mas mabilis na natututo. Ganon din po, kilalang kilala po ang andragogy bilang paraan ng pagtuturo sa mga adult learners. At sa pamamagitan po nito, natutulungan po natin ang ating mga adult learners na mas ma-build pa yung interest nila, mas ma-build pa yung motivation nila na mas matuto. Kasi sa adult learning po, hindi fix ang kanilang pag-aaral o pagkakatuto. Hindi po fix ang kanilang standard, no? Sila po ay patuloy na nagbabago, nag-uunlad at patuloy na nag-create at nagre-reconstruct ng kanilang target, ng kanilang pangangailangan at ng kanilang patutunguhan. So doon po tayo mag-a-anchor sa pangangailangan nilang yun. At nandiyan naman po ang Feynman technique. Mamaya po makikita natin sa paanong paraan makakatulong ang Feynman technique sa pagtuturo sa adult learners at sa paanong paraan po natin ito magagamit sa flexible learning settings. Ang Feynman technique po ay kilala bilang pagpapasimple ng pagtuturo o ng pagkakatuto, no? Ang target po kasi ng Feynman technique ay ipaliwanag ang isang mahirap na bagay sa isang napakasimpleng paraan. Katulad po ng tatlong ibinigay ko sa inyo kanina, yung eksena sa pelikula ng Three Idiots na ipinaliwanag po ng bida ng protagonist na si Rancho ang isang definition sa simpleng paraan na mas mauunawaan ng lahat. Ikalawa po ay yung quotation ni Einstein, no, na dapat mas mauunawaan daw ng mga learners o ng teachers sa isang bagay kung lubos po nila itong natutunan. Kung hindi nila kayang ipaliwanag ng simple, kung hindi po nila kayang i-share sa napakadaling paraan, ibig sabihin, hindi po nila ito naunawaang lubos. At syempre po, sa Feynman technique din po, tinitingnan po natin yung mga problema, no? Kung bakit hindi natin natutunan ng isang bagay. So pinipinpoint po natin yung mga problem areas. Nang sa ganun, mabalikan natin ito, ma-refurbish hanggang sa ma-furnish po natin at maging concrete po yung kaalaman natin sa isang bagay. Ibig sabihin, nabibridge po. Hindi naiiwan ang isang konsepto na hindi malinaw sa atin. At ang Feynman technique po ay may apat na proseso lang upang mas maging magaan sa atin ang pagkakatuto. So hindi po siya komplikadong technique, no? Hindi siya komplikadong proseso ng pagtuturo o ng pagkakatuto. Ngayon po, pasok naman po tayo sa flexible learning. Makikita niyo po na ang flexible learning ay iba po ang konteksto na binabanggit sa Philippine setting at sa international setting. Pero kahit magkaiba po ang kanilang sinasabi, pareho lang po ang kanyang layunin at ang layunin pong ito ay nakatuon sa mga learners para mapagbigyan po ang kanilang choice, no? Mapagbigyan po ang kanilang pangangailangan na naka-anchor naman at sumasakop sa kanilang unique needs sa pamamagitan po ng pace, ng place, ng process at ng products ng kanilang pagkakatuto. At makikita nyo po dito sa kanang bahagi ng ating screen yung isang diagram po na aking binuo para ipakita po ang konteksto ng flexible learning dito sa ating bansa.
Ang ating pong flexible learning ay may iba't ibang bahagi at dyan pong estratehiya. Paano natin gagawin ang flexible learning? Then, ano po yung mga programa na may kinalalaman sa flexible learning? Sa atin po sa DepEd, sa Basic Education, marami din po tayong flexible learning programs, no? Andyan po primarily ang alternative learning system. Sa formal school po, meron din po tayong flexible learning approaches, no? Nandyan po ang alternative delivery modes. At sa flexible learning po, nandyan po ang delivery and modes. Kaya po, makikita nyo po sa quadrant 2 yung specific area na nakatuon sa mode. At ang last po ay yung mga flexible learning options. Ano po yung mga options na meron tayo para mas matugunan ang pangangailangan ng ating mga learners using flexible learning. At napapalibutan po ito, na-encompass po ito ng mahalagang salik para maging mas mag-workout ang flexible learning sa ating setting. Andyan ang ating vision, mission, goals and objectives. Nandyan po ang delivery ng curriculum and learning. Nandyan din po ang curriculum instruction assessment na focus at nandiyan din po yung strategic plan at quality assurance upang mapatakbo po na maayos ang flexible learning. So ngayon po, na-review na po natin basic concept. Ngayon, move na po tayo kung ano po ba ang Feynman technique. Nahahati lang po sa dalawang usapan ang Feynman technique natin ngayon. Maaring familiar na po kayo dito, maaari namang ginagawa nyo na ito pero hindi nyo lang po alam ang tawag, no? Lalong-lalo na po ang mga science teachers natin, siguro kilalang-kilala nyo na si Feynman at kung bakit naging at kung bakit nakilala siya sa larangan po ng pagtuturo aside sa pagiging scientific. Pakilala ko lang po sa inyo sa mabilis na paraan ng ating focus ng ating pagtuturo at pagkakatutong ngayon, no? Si Richard Feynman po ay isang American scientist at theoretical physicist. Siya po ay taga New York at nagtapos po siya sa MIT noong 1939. At makalipas pong ilang taon, natapos po niya agad ang kanyang PhD noong 1942 sa Princeton University. At kilala po siya sa mga areas ng theoretical physics, quantum mechanics, and nanotechnology. Isa po siyang guro, ng isa siyang professor, isa din po siyang researcher, scientist, at book author. Kilala po siya sa kanyang mga ginawa, lalong-lalo na sa quantum electrodynamics. At ang pagbuo po niya sa Feynman diagram. Tinulungan din po niyang iba't ibang scientist na maipaliwanag ang interaction between light and matter. At ilan po sa kanyang mga kilalang trabaho o mga ginawa ay ang kanyang pagtuturo sa Cornell, sa Caltech, sa larangan po ng physics, sa larangan din ng pagtuturo o pedagogy, sa CIT po at kanyang pong pagsasaliksik at sa kanyang report na isinagawa para po sa Space Shuttle Challenger Disaster Issue. No. Then, syempre po, dahil po sa kanyang Feynman technique o dun po sa kanyang pagpapasimple ng pag-aaral, pagkatuto, ay nabigyan po siya ng iba't ibang distinction. No. Dahil po sa bagay na ito, mas marami po siya na-accomplish, mas marami siyang discovery, mas marami po siya nagawa. Kaya siya po ay kinilala sa iba't ibang bansa at nabigyan ng iba't ibang parangal. At isa po sa mga notable distinctions niya yung Albert Einstein Award at yung Nobel Prize in Physics. No? So ano po yung Feynman technique? Meron po ako dito ng tatlong concepts na isinummarize na para mas mabilis po natin siyang ma-digest. Una po, ang Feynman technique ay isang mental model para mas lubos po nating maunawaan ang mga bagay, mas mabilis tayong matuto, no? Sabi din po, ito daw po isang supercharging technique para mas mabilis tayong matuto at mas maging matalino. At dito po sa Feynman technique, sinasabi din daw po ang pagkakaiba ng dalawang kaalaman. Ano po yung kaalaman na yun? Una, alam natin ang isang bagay. At ikalwa, alam natin ang pangalan ng isang bagay. So magkaibang bagay po, no? Magkaibang konteksto, magkaibang focus. Kailangan alam po natin ang isang bagay, lubos nating nauunawaan nito, hindi lamang alam natin kung anong pangalan at ang tawag dito. So, may mga ilan po akong nilagay na important notes. Nakilala po si Feynman na great explainer dahil sa kanyang Feynman technique. Bakit po? Kasi mas napapabilis po niya
na mas napapasimple po niya ang pagpapaliwanag ng mahirap na bagay sa pamamagitan po ng simple language. Hindi na po kailangang pahirapin pa sa madaling sabi. Hindi na kailangang pakomplikaduhin pa ang isang bagay. Hindi na po natin kailangang gumamit pa ng mahirap na salita. Ayon po sa kanya, kay Feynman, bilang isang great explainer, dapat maipaliwanag ang mga bagay, ang mga pag-aaral, ang pagkakatuto sa isang simpleng paraan. No? At ang Feynman technique din po ay nagbibigay ng quick and efficient way para mas maging focus tayo sa ating learning o dun sa tinatawag nating targeted learning. Mas ma-anchor natin, mas ma-target natin yung gusto po nating alamin. At ito pong Feynman technique, gaya po na sabi ko kanina, ay may apat na steps o apat na proseso. Napakasimple lang po nito. Kung makikita nyo po, una, ano yung konsepto? Alamin natin yung konsepto. Tungkol saan yung bagay? Tungkol saan yung paksa? At kung identified na po natin siya, syempre, kailangan po natin maipaliwanag ito sa pamamagitan ng ating own words, sa pamamagitan ng sarili nating pagpapaliwanag. So it doesn't mean po na sa puntong ito ay kailangan pa ng verbatim or bookish definition para dun sa konseptong in-identify natin. Ayon kay Feynman, dapat sa sariling salita na natin, sa sariling language na natin, o sa sariling explanation na maipaliwanag ang ating bagay na inalam o inaral. Ikatlo, i-review daw po natin yung paliwanag natin ito. I-review daw po natin ito para malaman natin kung saan tayo mas nahihirapan. Kung alin daw po yung mga shaky o yung medyo mababaw o yung medyo nahihirapan tayo. Sa pamamagitan po nitong step number 3, mas malalaman natin kung ano yung mga bagay na mas nahihirapan tayo. At doon po tayo tutuon. Doon po tayo magre-review. Doon po natin mas i-enhance yung ating pagkakatuto. Nang sa ganun, mawala po yung gray area sa ating pag-aaral o sa ating pagtuturo. At ang last phase, ayan, last stage, dahil lubos na nating naunawaan siya, alam na natin kung saan tayo na problema o nahirapan sa konseptong yun, sa madaling sabi, mas madali na natin siyang maipaliwanag sa simpleng paraan o simpleng pagpapaliwanag. Yun po yung 4 stages ng Feynman technique. Alamin yung konsepto, ipaliwanag sa sariling paraan, alamin yung mga bagay na nahihirapan tayo na matugunan po ito, at ika-4, isulat natin ito o ipaliwanag ng mas simple pa. So yun po yung 4 na proseso ng Feynman technique. Ito naman po ay simpleng illustration lang, no? Kung alamin daw po natin yung konsepto, pumili tayo ng konsepto, tapos ipaliwanag natin na tipong nagpapaliwanag tayo sa toddler o sa sambata. Sa madaling sabi, dapat mas simple, mas madali at mas magaan ang isang bagay na maipaliwanag natin na tipong tayo nakikipag-usap sa isang bata. Ikatlo, alamin po natin yung gaps. No? I-review natin kung ano yung mga gaps, kung saan tayo nahirapan magpaliwanag. Nang sa ganun, maipolish natin ito, ma-furnish pa natin ng mas maging magaan po yung pagpapaliwanag natin, yung pagtuturo natin, and eventually, yung pagkakatuto ng ating learner. At lastly, i-review natin muli at i-simplify pa. So tingnan po natin ilan nating samples dito. Ayan, meron po akong nakuha sa ating mga sources na no, ng application ng Feynman technique. Ang sabi po dito, yung Pythagorean theorem daw po yung konsepto niya. At sa explain, doon sa second stage, pinaliwanag po niya yung Pythagorean theorem. Nilagay po niya sa kanyang journal notes kung paano po gagawin ito using his own words. Then, inalam po niya yung gaps, no? Saan siya nagkamali sa kanyang pagpapaliwanag. At lastly, ayan, ginawa na po niya, na-simplify na po niya, nakapag-illustrate pa po siya ng sample. Another example, konsepto o yung topic, research methods. So, paano natin ipapaliwanag? Yan, ipiniliwanag natin yung quanti, quali, at mixed methods. At nireview natin, saan po tayo nahirapan dun sa tatlong methods na ito. At isinimplify natin, na ipaliwanag natin ang pagkakaiba nila at anong mga anyo o disenyo ang nakapaloob dito. So ito naman po yung expanded framework ng Feynman technique. Ayan.
Sumaring yung apat ni step ay medyo maring dahil first time, kung first time man po natin na-encounter, medyo vague pa sa atin, no? So itong expanded framework naman po ay ipinakita ko lang po kung paano natin gagawin yung pagre-review at pagpapaliwanag at pagsisimplify. So alam natin si konsepto, patungo po tayo sa pagpapaliwanag. Yan, explain like I'm a 5-year-old kid. Dapat maipaliwanag po natin ng simple na parang nakipag-usap tayo sa isang 5-taong bata. Kung nauunawaan po natin, kaya po natin i-pinpoint yung knowledge gap. Kung natatandaan po natin, pwede po tayong gumamit ng analogy para mas maging madali yung pagpapaliwanag sa kanila. At kung kaya na po natin ipaliwanag ng gusto, syempre po, kayang-kaya na po natin i-simplify yung concept. At kung sakali pong hindi natin siya ma-simplify, balik lang po tayo dun sa second stage, yung explanation o yung explaining process sa isang bata. Kasi po kung ang magiging focus ng ating pagpapaliwanag ay para sa mga bata, syempre po, masisimplihan natin ito. At ganun din po sa atin, kahit adult learner ang kausap natin, no? Mas magiging magaan, mas magiging mabilis ang pagkakatuto kung magaan, kung simple po ito at mas magiging madali para sa kanila. Paano naman daw po natin mas ma-maximize, no, ang Feynman technique? Ayan. Sa atin pong pagtuturo, dapat alam na po natin or ma-identify po natin kung saan po sa ating lesson yung medyo malabo pa sa teacher at sa learner. At kung yun po yung medyo malabo, dun po tayo tutuo ng pansin, no? Sa madaling sabi, kung saan nahihirapan kompetensya ang ating mga learners, dun po natin sila mas tutulungan. Nang sa ganun, mas maging magaan sila at mas marami po sila matutunan. Then, pwede din po tayong gumamit ng mga simple analogies para mas ma-enhance po natin yung pagre-recall natin sa mga bagay, sa mga konsepto, sa mga terms, sa mga operations na naituro natin sa ating mga learners. At syempre po, ang Feynman technique din po ay best fitted para mas malaman po natin yung comprehension, no? Pwede po natin siyang gamitin sa ating mga learners for comprehension checkup para mas madali po nating ma-check sila or ma-assess kung talaga naunawa nila yung mga bagay na tinuro natin sa kanila. Ngayon po, punta naman po tayo sa konteksto ng andragogiya. Paano po tayo nagtuturo sa adult learners, no? Paano po natin ini-engage ang ating mga adult learners? Ano po ang tamang strategy or instructional design ang nararapat para sa ating adult learners at paano po natin gagamitin ang Feynman technique sa strategies na ito? Ang adult learning po ay nakilala, pangunahing nakilala sa work ni Malcolm Knowles, no? Sa pamamagitan po ng pag-introduce niya ng konteksto ng andragogy. At ang andragogy po ay may iba't ibang pilosopiya, may iba't ibang assumptions at principles, no? At ang nakalagay po natin ngayon at papaliwanag ko po sa inyo ngayon ay yung principles ng adult learning. Kasi ang focus natin ay sa pagtuturo. Ngayon, kung alam natin kung paano natututo ang adult learners, ibig sabihin, madali na po sa atin malaman kung paano sila tuturuan. Siyempre po, ang mga adult learners ay internally motivated and self-directed. Sa madaling sabi, self-directed ng adult learners, no? May internal motivation sila. Katulad po ngayon, kung gusto nyo pong mag-aral, kung gusto nyo makinig, kung gusto nyo mag-exit na sa ating online session ngayon, nasa sa inyo po yun. Kasi ang adult po ay self-directed. May kakayanan na po siya mag-decide kung gugustuhin niya, kung dediretso siya, kung motivated siyang gawin ito o hindi, no? Second, ang atin pong adult learners ay marami na pong kasanayan at kaalaman at karanasan sa buhay. Kaya sa pagkakatuto po nila, lagi po nila itong dinadala. Lagi po nila itong ginagamit na basis, no? Para lang ng prior learning at scheme na meron sila or schema. Lagi po nila itong ginagawang basehan para mas matuto sila at mas makapag-gain ng bagong kaalaman. Siyempre po ang adult learners ay goal-oriented. Hindi po yan papasok sa isang bagay kung wala po siyang goal, no? Kung basta lamang, at least meron po siyang laging goal at dapat pong matrigger natin yon. Ang adult learners din po ay relevancy-oriented. Mapapansin niyo po kung hindi relevant sa kanila isang bagay, wala silang panahon para alamin ito, no? Kahit anong alok pa po natin sa kanila ng isang bagay kung ayaw po nila,
ay hindi po natin sila mapipilit. Kasi, ulitin ko po, dapat may relevance sa kanila. No? Dapat ay may goal sila sa bagay na yun para mas matrigger po natin yung kanilang internal motivation. Halimbawa, sa relevancy-oriented, mag-aalok po tayo ng libreng pataba sa mga adult learners na nasa fishing communities. Natural po, hindi nila i-avail kasi hindi relevant sa kanila. Saan nila gagamitin yung mga pataba o yung abono? Ay sila po yung nasa fishing communities, di ba? So, dapat po significant yung bagay sa kanila para mas mabilis po silang matuto. At yun po ay kasama sa mga pag-aaral at sa mga pagsisiliksik na ginawa para sa adult learning. Ang mga adult learners din po ay practical. Yan. Related po siya dun sa goal at sa relevancy-oriented. Practical sila da kasi kailangan po nilang ma-maximize yung kanilang time ng maayos, mas maging efficient sa kanilang gagawin kasi ang adult learners, marami na pong focus sa buhay, no? Kaya kung ano yung mahalaga, kung ano yung practical, yun po yung kanilang doon po sila nagbe-venture. Then, syempre po, likes to be respected. Ito po yung isa sa pinakang critical na usapin when it comes to adult learning, no? Kung hindi natin nai-respeto ang kanilang kagustuhan, ang kanilang katayuan, ang kanilang estilo o ang kanilang pangangailangan, syempre po, mawawala na po yung kanyang motivation para matuto. Kung hindi po natin marerespeto yung kanilang pangangailangan para sa pagkakatuto, mawawala na po yung kabuuang alab ng kanilang puso para mag-aral. Kaya kung mapapansin po ninyo kung kayo yung nagtuturo sa college, no? Kung sakali pong may masagasaan kayong damdamin na learner, it's either magre-rebelde sa inyo or aayaw na po sa inyo. Or kung babagsak naman, sa inyong subject, more likely sa kasunod na taon, nahanap yan ng ibang teacher na sa ganun, maiwasan po yung ganong issue. Ang punto po kasi dito, ang adult learners po, ay may sarili na pong pag-iisip at may sariling pagdedesisyon. Kaya kinoconsider po natin itong principles ng adult learning na ito para mas maging meaningful yung kanilang pag-aaral. Same with alternative learning system, no? Ang mga learners po natin, mga adults na. So, ano pong puntong meron dito? Kung hindi natin sila irerespeto base sa pangailangan ng kanilang learning, no? Hindi po natin sila matutugunan, hindi po natin matutugunan ang kanilang pangailangan sa pag-aaral. Ang common po nating napapansin, kung hindi po nagugustuhan ng learner yung paraan ng pag-aaral sa isang learning center, lumilipat po yan sa iba. Or worse, tumitigil na sa pag-aaral at nagtatrabaho na. No, so nawala na po yung chance ng kanilang pagkakatuto. Bakit po? Simple lang po kasi hindi na consider yung paraan o yung pangangailangan nila sa pagkakatuto. Kaya napakahalaga po ng principles sa adult learning. Ngayon, alam na po natin yung principles ng adult learning. Ang tanong, paano natin i-engage ang ating mga learners? Kaya po, nandito po ngayon sa ating screen, ano-ano po yung mga paraan para mas ma-engage ang ating adult learners? Siyempre po, andyan ang active participation. Kailangan active po ang ating klase. Hindi po kailangan ng takutan, no? Hindi po kailangan ng surprise recitation and so on and so forth. Hindi kailangan lagi ng gulatan. So, dapat aktibo, dapat masaya, dapat kapaki-pakinabang ang kanilang oras sa ating classroom o sa ating learning center. Lalo na pong adult learners, pag nakita po niya na nonsense or irrelevant sa kanya yung pinag-uusapan, manghihinayang po yan sa kanyang oras. Aalisan lang tayo niyan. Or maboboring po yan or gagawa na yan ng ibang bagay. No? So, yun po yung mga issue dito. Kaya dapat mas ma-engage natin sila sa kanilang pagkakatuto. Ikalawa po, dapat secure and safe ang ating learning environment. Hindi lang po physically secure. Ganun din po yung emotional and mental na security na dapat naku-consider po yung kanilang pangailangan o yung kanilang preference. No? Na dapat maramdaman nila na sila po ay nabibilang sa ating classroom o sa ating learning center. Hindi po porket may iba silang orientation or religion na hindi na natin sa or hindi natin sila i-consider or hindi na natin sila isasama or i-discriminate na natin sila. Dapat po safe ang kanilang learning environment. Dapat din po may meaningful learning, no?
Ano pong punto ng meaningful learning? Pag sinabi po nating meaningful learning, dapat nakaka-relate sila. Sa ganitong paraan, mas nagiging meaningful sa kanilang pagkakatuto. Di ba po sa magkakaibigan, no? Pag nagkakwentuhan tayo sa magkakaeskwela, pag hindi na tayo makarelate, ano nangyayari sa atin? Na-OOP tayo, na-out of place. Ibig sabihin, hindi meaningful yung conversation sa atin kasi hindi po natin alam yung pinag-uusapan nila. And that's the point of meaningful learning. That's something that we can relate to, na dapat po mas relevant sa atin. Ganon din po sa adult learners. Katulad po nung sample ko sa inyo kanina, mamimigay tayo ng pataba ng abono sa Fisher Fox. Natural po, hindi yun meaningful sa kanila kasi hindi po yun yung kanilang pangailangan, no? So kung sa farmers natin ibibigay, pwede, mas relevant sa kanila. At kung sa Fisher Fox naman, ay mga gamit pangisda o pandagat. Mas magiging meaningful po yun sa kanila kasi mas makaka-relate sila, mas mauunawaan po nila yung isang bagay. Then may tinatawag din po tayong whole and part learning processes. Dapat makonsider natin alin ba yung kabuuan. Paano natin ipoproseso yung isang bagay pamula sa konkreto, abstract, and vice versa. Multisensory learning. Ito po, malaking bagay din po ito sa ating adult learners. Hindi lang po dapat pagbabasa, hindi lang dapat pag-iisip ang kanilang gagawing bagay sa ating classroom o sa ating learning center. Dapat po may multisensory, no, na natatakel or natitikel tayo sa kanila. Dapat maging active, no? Dapat magamit ang kanilang isip, dapat magamit ang kanilang damdamin, and so on and so forth. Siyempre po, mahalaga po sa adult learning ang practice and reinforce. Katulad lang po yun ng mga adult learners na talagang o ng mga adults na gustong ma-achieve ang isang bagay, no? Halimbawa, yung mga pintor natin na learners, siyempre sa practice and reinforce, mas nagpa-practice sila sa pagpipinta para mas magiging sila mahusay na pintor. Ganun din po yung mga sportsman natin. Mas nag-ensayo sila para mas humusay sa kanilang craft. At doon naman po papasok yung reinforce, no? Yung reinforcement sa adult learning. Hindi lang po dapat practice, dapat nare-reinforce din natin sila. Sa madaling sabi, dapat na bibigyan natin sila ng tulong, ng assistance, para mas matuto o mas maging concrete yung kanilang inaaral o pinag-iensayuhan. And lastly, magbigay po tayo ng positibong feedback, no? Ang pagbibigay po ng feedback ay isang core life skill. Hindi po siya simpleng magbibigay lang tayo ng negative feedback o kung ano pa pong feedback ang nasa isip natin. Dapat po siya constructive na sa paraang mas mabubuo ang loob, ang kaalaman, at ang kasanayan ng ating adult learner. Ito pong feedback na ito ay dapat mas makakatulong sa kanila, hindi magiging dahilan ng pagkakasira ng kanilang damdamin, no? Sa pagbibigay po ng feedback, may tinatawag po tayong constructive or positive feedback mechanisms. Depende po sa literatura na meron tayo. Pero ang common po nating practice, ang common nating ginagawa under adult learning, ay nagbibigay po muna tayo ng feedback base po sa kanyang mga positive points. Then, magbibigay po tayo ng feedback tungkol po sa mga bagay na kailangan niyang improve. At lastly, isinasandwich po natin, no? At lastly, i-recall po ulit natin at i-praise po natin or at least congratulate sa mga bagay na nagawa niya na maayos at tama. That is to reinforce din yung kanya mga bagay na na-hit or tinamaan. At yun din po yung paraan para hindi po ma-highlight or hindi po matabunan ng mga naka-apekto sa kanya o yung mga negative points niya na ginawa para hindi po siya ma-destroy, no? Dapat po ang feedback ay maka-construct at mas makatulong pa. So yun po yung paraan para mas matulungan natin ang ating mga adult learners. At may ilan din pong philosophy na binabanggit sa pagtuturo sa adult learners. Siyempre po, dapat dialogue. Ibig sabihin po ng dialogue, two-way po siya. Nakikinig tayo sa kanila at ganun din po, nakikinig sila sa atin. Hindi dapat natin sila laging kukontrahin. Dapat i-consider po natin yung point nila, no? Kahit pa tayo ang teacher at kahit sila po yung learner lang.
Learning is engagement. Katugsong po siya nung una ng diagram na two-way conversational po siya. Dapat na i-engage po ang ating mga learners. Baka po sa ating mga classroom or learning centers, ang mga adult learners natin ay maghapon lang nakaupo, maghapon lang nagsusulat, wala man lang engagement. Dapat po na i-engage natin sila sa lahat ng stages, sa lahat ng phases ng ating pagtuturo. Then, ang kanila pong growth, no, ang kanilang paglago ay sa pamamagitan ng discovery. No, ibig sabihin, tinutulungan natin silang lumago, tinutulungan po natin sila mas ma-discover pa yung kanilang potential para mag-progress at mas lumago po sila at mas ma-develop. At ang kanila pong kaalaman dapat ay application. So, madaling sabi, hindi lamang academic knowledge, no, hindi lamang konsepto ang kanilang nasa isip. Dapat lahat po ng learning competencies na tinuturo natin sa kanila ay alam po nilang i-apply sa tunay na buhay. Ang mga learners po natin ay may mga kaalaman na po yan. Nangangailangan lang po ng tulong natin para mas ma-establish po yung mga kaalaman na meron na sa kanila. O kung nangangailangan po talaga ng full content para sa isang learning competency o sa isang kaalaman na hindi nila alam, dapat po na i-relate natin ito sa kanila. Hindi dapat natin itinuturo ang isang competency o isang bagay in abstract form. Ibig sabihin, dapat na apply nila ito sa lahat po ng antas, sa lahat ng strand, sa lahat ng asignatura. No? Mapa mathematics man yan or science or kung anong strand or area po yan, dapat ay na-apply po yung kanilang pagkakatuto. Ngayon po, tingnan po natin yung konteksto ng andragogiya sa pamamagitan ng experiential learning. Kilala naman po natin ang experiential learning sa pamamagitan po ng learning theories na na-introduce sa atin ni David Cobb. At ang experiential learning ay hindi lamang po sa cycle na meron siya. Kakaibat din po nitong iba't ibang learning style na may kinalalaman sa pagkakatuto ng isang tao. Ang experiential learning po ay nakatuon sa proseso kung saan ang kaalaman ay nabubuo sa pamamagitan ng pagtatransform ng ating karanasan o ng ating naranasan o ng ating na-experience to. At ang knowledge po na ito, ang kaalaman po na ito ay resulta ng paggrasp at ng pagtransform ng karanasan na ito. Ibig sabihin, sa experiential learning, mahalaga po na maibigay natin ang karanasan. Mahalaga na ma-trigger natin ang karanasan na meron sa kanila. No. So may apat po siyang proseso sa experiential learning. Andiyan po ang concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, at active experimentation. Kung makikita niyo po yung concrete experience at reflective observation, ito po yung mga stages or phases na ang learners natin ay ginagrasp, no? Tinitake yung karanasan. Or sa madaling sabi, pinapa-experience natin sa kanila itong bagay na ito. At moving towards abstract conceptualization and active experimentation, kung saan yung kanila pong karanasan ay pinapa-transform na natin into meaningful notions, into meaningful concepts, into meaningful actions. Sa pamamagitan po ng pagtatransform ng karanasan na ito, nakabubuo na po sila ngayon ng kaalaman. Nabubuo na po nila yung kanilang knowledge na sinasabi po natin na mas magagamit nila at mas mapapakinabangan nila into adult learning context. At bakit po mahalaga ang experiential learning? Kasi ang experiential learning po ang best fitted na strategy o paraan ng pagkakatuto at pagtuturo para sa adult learners. Kaya kung makikita nyo po sa concrete experience, dapat may pinagagawa tayo. Sa reflective observation, dapat nakakapag-reflect or nakakapag-review nung karanasan ang adult learner na sa ganun magamit nila ito at ma-realize nila na ito pala yung na-experience nila. Then, dapat alam po nila kung paano nila bubuuhin yung konsepto, yung konteksto, yung notion, yung knowledge. No? Kaya sa concluding, dun po papasok kung ano po yung natutunan nila sa kanilang experience. At lastly, yung planning naman po o yung active experimentation, dito naman po nila gagawin kung ano yung kanilang natutunan. So madaling sabi, i-apply na po nila. At bakit po siya mahalaga? Mahalaga po siya dahil, sabi ko nga po kanina, siya po ang best fitted na strategy na paraan ng pagtuturo para po sa adult learners. At ito po ang konteksto ng andragogiya.
mas matututo ang ating learners, mas maiiwasan yung mga embedding walls sa pamamagitan po ng tamang paraan, sa tamang estratehiya ng pagtuturo. At ang experiential learning po ay may version dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Ito po yung tinatawag nating 4 A's of adult learning. No? Ano-ano po yung 4 A's na yan? Andiyan na activity, analysis, abstraction, application. Maaring iba sa inyo magre-react sa akin ngayon. Bakit binabanggit ko pa yung 4 A's ay napakaluma na nito, napakapalasak na ito. Hindi na po siya nag-workout sa classroom. Paulit-ulit na po siya, mas may better pong strategy. And so on and so forth. Ang daming kritisismo or reaction sa 4 A's. No? Simple lang po ang sagot natin. Maaring hindi naging effective ang 4 A's sa pedagogical setting kasi ang 4 A's po ay directly hango sa experiential learning na ang 4 A's po ay dinesenyo para sa adult learning. Ngayon, kung nakadesenyo ang 4 A's sa adult learning, bakit natin ipagpipilitan ito na gamitin sa simpleng classroom or pedagogical setting? Natural po, may iba't ibang strategy, may iba't ibang mas angkop na estratehiya o paraan ng pagtuturo at pagkakatuto para sa mga ganitong group ng learners. At sa ganitong group naman ng learner, which we are referring to the adult learners, mas appropriate po ang 4 A's. Kaya kahit luma na po siya, kahit matagal na siya, laging 4 A's pa rin po ang ginagamit natin sa ating adult learning setting. Dahil nga po siya ay directly anchored sa experiential learning, which is na nakadesenyo naman po para sa konteksto ng andragogy. Sa madaling sabi, ang andragogy po ay anchored sa experiential learning para mas matuto ang mga adult learners, mas mainam pong experiential learning. At sa Pilipinas naman, may version tayo ng 4 A's na hango naman sa experiential learning. Kaya mas appropriate po siya para sa adult learners. Kapara lang po yan ang pagsakit ng ating ngipin. No. Sumakit ang ating ngipin pero ang binigay nating gamot ay gamot para sa tiyan. Tama po ba yun? Siyempre hindi po. Kung ano po yung problema, yun po yung dapat tutugunan. Kung pangipin yan, dapat ngipin. Kung pangtiyan, pangtiyan. Ganon din po sa adult learning. Kung adult learning yan, ibigay po natin experiential learning o yung 4 A's kasi ito po yung naangkop sa kanya. Moving on, paano po natin i-engage yung learners natin using 4 A's? Kung maalala nyo po kanina, ipiniliwanag ko na po itong mga bullet points na ito under engaging adult learners na directly anchored sa principles ng adult learning. Kaya kung makikita nyo po sa activity, ang paraan para mas ma-engage sila ay itong mga bullet points na ito. Active participation and safe learning. Sa analysis po, doon po dapat natin ma-establish yung meaningful learning para mas makapag-analyze na maayos at mabuti ang ating mga learners. Sa abstraction naman po, andun po yung whole and part learning process. No? Ibig sabihin, kinukonclude na natin, kinukonkretize na natin yung experiences na natutunan nila into meaningful knowledge, into meaningful conclusions. Na sa ganun, magamit po natin sa application wherein para mas maging engaged ang adult learners under application, dapat may feedback tayo at ma-reinforce natin yung kanilang natutunan. Then, interface na po natin sila. Pag samasamahin na natin, nakikita nyo po sa ating framework, sa gitna, nandiyan yung 4 A's, na naka-anchor po yung bullet points kung paano mas maging engaged ang adult learners. Ngayon po, nakakahon na po siya or nakakonteksto na po siya sa experiential learning. Kung saan ang concrete experience ay directly related sa activity, ang reflective observation naman po ay directing tumutugon sa analysis. Kung saan abstract conceptualization naman po ay nakatukon sa abstraction. At lastly, ang active experimentation ay nakatugon naman po sa pangailangan ng application. Sa madaling sabi, sa experiential learning at 4 A's po ay isa, magkaiba lang ang tawag. Pero same focus, same po ang kinikater ng konteksto ng andragogiya. Ang tanong, paano papasok ang Feynman technique sa pagtuturo natin sa adult learners? Ayan. Kaya makikita nyo po sa ating framework na kalagay po dyan na yung mahalagang stages or phases ng experiential learning transformed into 4 A's ay pwede po natin ipasok
yung Feynman technique as an approach para mas mabilis pong matuto ang ating learners. Uulitin ko po, ang Feynman technique ay technique, syempre, no? Approach siya para mas maging magaan o mas madaling, mas maging madali yung pagkakatuto ng ating adult learners. So pwede po natin siyang infuse, no? Pwede natin siyang interface dun sa existing nating stages ng adult learning, no? So kung tayo magpapa-activity using Feynman, ma-experience dapat ng mga learners natin yung konsepto. Then, kung tayo mag-a-analyze, dapat ma-explain natin at magamit po natin yung pinpoint and analogy techniques under Feynman technique, no? At kung tayo mag-a-abstraction, dyan, papasok naman po yung pag-review at pag-simplify. Ngayon, apat lang naman pong steps ng Feynman. So hanggang abstraction lang po siya pumapasok. Ano po yung huli? Ano yung counterpart sa application? The same din po, doon natin gagamitin yung natutunan nila using Feynman technique at may apply during the active experimentation stage. Sa madaling sabi, doon po sa activity analysis abstraction, doon papasok yung four steps ni Feynman technique. Pagdating po sa application or sa active experimentation, doon na natin malalaman yung natutunan nila within those or stages dun sa naunang tatlong A using Feynman technique. So doon po sa last stage, application na po siya. No? So yun po yung konteksto ng andragogiya kung saan in-interface natin si 4As, si experiential learning, si adult learning engagement, at si Feynman technique. Ngayon, tingnan po natin paano naman natin gagamitin ang Feynman technique sa andragogy. Kaya ang kasunod natin pag-uusapan ay andragogical application. Nakatuon po tayo sa tatlong mahalagang salik. Andiyan ang contextualization, instructuring ng materials, at pagbuo o pagpaplano ng lesson. Ang contextualization po hindi na bago. Napakatagal na po nito. Actually po, mas napalakas po ang contextualization nung na-introduce po sa atin yung IPLO, no? Nung na-introduce po sa atin ang Enhanced Basic Education Act, dito po binigyan pansin na dapat ang content, no? Competency natin ay contextualized. Nasa batas po yan. So ano pong sinasabi sa contextualization? Dapat daw po ay mas maging meaningful, mas maging relevant ang mga bagay na ito sa ating mga learners. Sa madaling sabi, dapat mas makarelate ang ating mga learners sa konteksto ng ating pinag-uusapan o sa konteksto ng competency na gusto nating ituro sa kanila. Ang contextualization po ay may dalawang salik. Una ay ang indigenization, ikalawa ay localization. So the indigenization po ay ini-enhance natin ang competencies o yung mga resources natin o yung pagtuturo natin base sa konteksto ng ating komunidad. Halimbawa, ang atin pong topic ay pag-introduce ng shape na tatsulok. Paano natin siya gagamitin into indigenization? Pwede po tayong magbigay ng mga indigenized context na meron sa ating lugar. Halimbawa ay ang Bulkang Mayon na parang hugis tatsulok. Halimbawa po ay yung flag ng Binta, no? O yung sail wave niya na parang hugis tatsulok din. O mga banderita sa piyesta. O yung cone o yung apa na hugis tatsulok. Ang punto po dito, dapat mas makarelate ang ating mga learners sa ating bagay na itinuturo. At ang indigenization po ay para ng contextualization para mas maging madali po ito sa ating mga learners. Ang localization sa kabilang banda po ay mas simple, no? Mas simple naman po ang focus. Halimbawa naman po, sa localization ay gumagamit tayo ng mga local information na matatagpuan sa ating lugar. Ito po yung mga common examples na instead daw na mansanas ang gagamitin, o strawberries na wala naman sa ating community. Halimbawa, pwede natin gamitin po mga prutas ay bayabas o santol o yung common sa ating lugar. Unless nasa Baguio tayo na mas marami nito mga nabanggit mong una-unang prutas, lalo na po yung strawberry. Pero yung mga foreign fruits natin, instead po na yun ang gamitin natin na sample sa mga learners natin, lalong-lalo na sa youngsters, ay dapat po
mas related sila, mas lokal sa kanila yung kaalaman. Ngayon, paano naman po sa ating adult learners? Actually, mas maganda pong gamitin ang contextualization sa adult learners kasi mas malalim na po yung pag-unawa nila sa mga bagay. Mas marami na po silang kaalaman at karanasan. Kaya mas mag-work out yung indigenization na sinasabi natin under contextualization process. Halimbawa po, since dahil po kami taga Quezon province, ang PNU South Luzon po ay nasa probinsya ng Quezon, ito po muna yung sample ng level ng contextualization na gagamitin ko sa inyo. Makikita nyo po yung contextualization ay siya yung pinakamalaking shell, no? At nasa loob po niya yung localization at indigenization. Mas focused po ang indigenization, mas simplified siya, mas anchored po siya sa kultura, sa socio context ng ating school or ng learning center, sa geographical locations, no? Ang localization naman po ay medyo general lang konti sa indigenization kung saan simpleng paggamit ng local information at materials ay pwede na po natin gamitin para mas maging relevant, para mas maging meaningful sa ating mga learners yung ating pinag-uusapan. At ang contextualization po ay ang kalakhang indigenization at localization. So halimbawa po sa Quezon, marami pong festival na ginagawa sa aming probinsya. Halimbawa po, indigenization, pwede po natin gamitin yung Pahiyas Festival. No. Paano naman yung localization? Andiyan po yung mga lokal na produkto tulad ng kiping, lukban longganisa, habhab at iba pa. So ito po yung sample sa contextualization. Mas inirelate natin sa ating mga learners, sa ating mga adult learners, yung competency at yung content, no? Yung kaalaman, yung kasanayan na meron tayong itinuturo, dapat mas related po sa kanila. Mas nakaka-relate po sila. Halimbawa naman po, dito pa rin po sa Quezon, in-adapt ko po yung Lukad Pedagogy ni Dr. Ruel Avila, ang current po nating Executive Director ng PNU South Luzon. Tinignan po natin yung level ng contextualization sa pamamagitan po ng pagniniyog sa kalakhang Quezon. So kung hahatiin po natin siya sa indigenization and localization approach, pwede po natin makita sa indigenization yung kahalagahan ng kultura ng paglulukad. At ang mga adult learners po natin sa rural communities ay karamihan po ay na-experience ito, no? So mas makaka-relate sila sa pamamagitan ng mga ganitong bagay. Kung katulad po nung nasa ALS, nasa basic literacy, pwede pong sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga niyog, no? O ng sako ng niyog, ma-introduce po natin yung kaalaman sa numeracy. So sa pamamagitan po ng indigenization, yung kultura ng paglulukad. Sa kabilang banda, yung localization naman po ay tungkol naman po sa paggamit ng mga local information, materials, and names and products. Halimbawa, produkto ng niyog tulad ng suka, gata, latik, lambanog at iba pa. So pwede po natin siyang gamitin as sample sa ating klase o sa pagbibigay po ng kaalaman at kasanayan para sa ating mga learners. Halimbawa pa po, balik po ulit tayo sa Quezon province sa mga samples. In-infuse na po natin yung Feyman technique sa pagko-contextualize, no? Sa Mauban, Quezon po, dito po sa amin ay may kilala pong local history, no? Sa bahay ng Mauban, andyan po yung istorya ni Gat Uban. So, using Feynman technique sa contextualization process, pwede po natin itong mas i-relate sa mga learners natin, lalong-lalo na kung taga-Mauban sila. So kung sino po yung icon or local hero na meron kayo, pwede nyo din pong gamitin, no? O yung local stories, pwede rin po. So balik po tayo. Sa sample po natin, yung step 1, pinag-usapan po natin significance of local history. So yun po yung concept. Sa step 2, explain natin. So pinaliwanag po natin yung story ni Gat Uban. Step 3, alamin natin kung saan tayo medyo nalito, nagkamali, at kailangan pang mas improve. At sa last step, sa step 4, ay ipaliwanag po natin, mas exemplify pa natin, no? O mas pagawin po natin, mas specific yung focus ng pagpapaliwanag natin. So madaling sabi, mas maipaliwanag po natin siya ng maayos dun sa ating mga learners. Siyempre, using Feynman technique at contextualization process. Halimbawa naman po, another halimbawa po pala, Feynman technique in contextualization process.
Halimbawa po ang konsepto natin local governance. Ayan. Step 2, may paliwanag natin ang pagkakaiba ng municipal at barangay governance. Siyempre, step 3, i-review po natin alin yung mga nagkulang tayong bahagi. Step 4, simplify na natin at exemplify natin. Halimbawa po ay maipaliwanag natin ang pagkakaiba ng LGU ng Bayan ng Lopez sa konteksto po ng pamamahala sa sanggunian barangay ng Magsaysay at sa sanggunian barangay ng Talolo. So pwede din po natin itong gawin. No? Pwede po natin infuse si Feyman sa contextualization process. Nang sa ganun, mas magiging meaningful sa ating adult learners yung pinag-uusapan. Kung naalala nyo po kanina, sa principles at sa philosophy ng adult learning, dapat po mas makaka-relate ang ating mga learners. Ganun din po ang adult learners, dapat mas nauunawaan nila, dapat mas nakaka-relate sila, at dapat mas relevant sa kanila yung lesson. Nang sa ganun, hindi po sila maligaw at mawala. Ngayon, sa structured learning materials naman po sa ilalim ng Andragogy ay pwedeng-pwede din po nating infuse ang Feynman, no? Pwedeng-pwede din po nating infuse ang iba't ibang andragogical assumptions, principles and applications. So, ano nga po ba ang mga structured learning materials? Ang structured learning materials po ay uri ng mga learning materials na basically naka-structure, ibig sabihin naka-design nyo na sa target po nating mangyari. Meron tayong learning competency o goal patungo sa assessment o yung target nating matutunan para sa ating mga learners. So yun po yung konsepto ng pag-i-structure ng learning materials. Dapat naka-design nyo na ito base sa competency na gusto po nating ibigay o matutunan ng ating mga learners. Pwede po tayong gumamit ng analogies, no, or simplification techniques sa ating mga materials. Halimbawa, bumubuo tayo ng module ngayon or ng worksheets. Dapat po mas simple, mas maikli, at mas mauunawaan ng ating mga learners. Kung tayo bumubuo ngayon ng modules or worksheet or activity sheets, lalong-lalo na po sa pagdating ng pasukan dahil mahirap ang face-to-face classes, no? It's either blended or pure modular ang gagawin natin or other distance learning modalities. Natural po, laging may learning materials na gagamitin ng learners natin. So, dapat po mas simplified siya. At pwede po natin gamitin ang Feynman technique dito. Dapat po, mas structured siya, mas focused siya, nang sa ganun, mas mabilis ma-digest, mas mabilis matutunan ng mga learners yung ating gustong ibigay sa kanilang kaalaman. Ano po yung mga halimbawa ng structured learning materials na pwede nating i-design nyo ang kaalaman at pagkakatuto nila? Andyan pong educational videos, specific at napaka-concrete po ng educational videos na we can design the script, we can edit the video, we can provide narration, transition, etc. etc. Sa madali sabi, mas madali po mag-design nyo ng structured learning materials using educational videos because you can put all those things, you can put all those ingredients na kailangan po para mas matutong ating learners. Pwede lang po tayong gumamit ng posters and infographics and even comics, no, kung sa paraang mas makaka-relate ang mga learners. Then, pwede din pong mga slides at presentations katulad ng ginagamit ng natin ngayon. Pwede po natin structure yung disenyo, yung kaalaman na gusto natin ibigay sa ating mga learners. Pwede din po mga contextualized books or modules na kung kaya po natin para mas maging relate, mas maging meaningful, mas maging related sa learners yung kanilang pag-aaralan. At syempre po, learning modules, kasi ito po ay self-paced, independent, structured learning materials na nakadesenyo para mas matuto po individually ang ating mga and independently ang ating mga learners. Halimbawa po ng isang structured learning material na infographic yung style, instead po na yung traditional periodic table of element ang ibinigay, ang nakuha po nating sample ay pinakita po kung saan common makikita araw-araw yung mga elements na yun. No? Then, dito po sa amin sa Deped Quezon, may ginawa na din po kami contextualized and structured learning material. Ito po ay isang contextualized storybook para po sa mga dumagat na IPs ng Quezon Province
Ang pamagat po nito ay bumasa kitang di mga natipon na kwento ni Dumagat. Ito pong aklat na ito ay binubo ng iba't ibang kwentong Dumagat, indigenized po yun. Tapos ang mga information po ay localized, no? At ang kabuong libro po ay contextualized kasi ito po ay ina-highlight at pini-feature yung meron po sa mga IP communities dito sa Quezon Province. Ayan, sample po yan ng contextualized structured learning materials. Pwede din po tayong gumamit ng analogy. Ayan, yung po nakuha ko pong example ay about marketing. Halimbawa, nakalagay po niya dito sa unang situation, may nakita ikaw na magandang babae sa isang party, pumunta ka sa kanya and you say, I am rich, marry me. Then that's direct marketing. Sa kabilang banda naman, ayan, meron ka namang kaibigan nagpakilala at sinabing pa kasalan ka, yan, that's advertising kasi merong isang nag-a-ad sa iyo or nag-a-advertise. Then, sa ikatlong sitwasyon naman, nakilala ka ng isang babae. No, nakilala ka ng isang babae tapos inalokan pa kasalan kanya. So that's brand recognition kasi nakilala ka. Then sa ikaapat na situation, ayan. Nag-alokan ng pagpapakasal sa isang babae tapos bigla ka nang sinampal, anong tawag daw doon? Customer feedback kasi may reaction yung kausap. Then sa ikalimang situation naman, ayan. You say I'm very rich, marry me, and she introduces you to her husband. Ibig sabihin daw po nun, that's demand and supply gap. Hindi na tumugma yung inyong vision o yung inyong goal, no. At lastly, yan, before you say I'm rich, marry me, and your wife arrives, yan, that's a restriction from entering new market. So hindi ka na pwede mag-alok pa ng pagpapakasal sa iyo kasi nga may asawa ka at bigla itong tumating. So restriction yun. Ang punto po dito, hindi yung pagpapakasal. Ha? Ang punto po dito ay kung paano ginamit yung analogy ng pagpapakasal, pagpapakilala sa babae sa isang party na may kinalalaman po sa marketing strategy, no? O sa entrep or sa business strand. So instead po na typical na definition, pwede po natin gawin ay paggamit ng simple analogy. And if you will remember, if you can still remember, it's part of the extended framework of Feyman technique. Na para mas maging simple, no, para mas maging madali at maunawaan ng ating mga learners yung isang bagay, yung isang konsepto, ay pwede po tayong gumamit ng analogy or examples. Halimbawa naman daw po, not so funny jokes version. Ayan, sabi ng batang lalaki, wanna hear a joke about potassium? Sabi naman ng babae, sure. Sagot ng lalaki, okay. Yan, ganun lang. Tapos, that's a funny jokes version number 2. Ayan. Sabi ng crush mo, bakit ka magpapatutor sa Filipino? Sabi mo naman, nalilito ako sa pronouns. Sabi naman ng crush mo, bakit? Sabi mo, tugon mo naman, minsan akala ko ikaw ay akin. Ayan. Di ba yan pong usong-usong ngayon sa mga kabataan, kahit ang mga adult learners, no? At napakaraming ganyan, mga jokes, napakaraming hugot, etc. So, itong mga structured learning materials na ganito po, simple, pero mas makaka-relate sa kanila. Mas matitrigger ang kanilang kaalaman at ang kanilang curiosity para mas matuto sa ating pag-aaralan. So, yun po yung punto nito. Then, sa preparation at planning naman po ng lesson, pwede po natin gamitin yung konteksto ng experiential learning, andragogy, adult learning engagement, and 4As plus Feynman technique sa pagpiprepare syempre po ng lesson. Una po, pwede po nating i-align ang lesson structure. Pwede nating gamitin yung mga nabanggit ng strategy kanina, technique. Pwede din po nating i-enhance yung intervention, lalong-lalo na po sa learning mastery routines. Yung Feynman technique po kasi para mas maging malinaw ang isang bagay, ang isang kaalaman. So sa pamamagitan po nito, mas natutulungan po natin ang isang learner na ma-master po yung isang bagay. No. Pwede din po sa instructional preparation, si teacher makapag-aral ng advance o mas ma-enhance pa yung content knowledge niya at kasanayan sa isang topic. Na sa ganun, pagpunta po niya sa klase, mas ready po siya, mas marami po siyang baon na kaalaman. On the other hand, pwede din pong style of flipped classroom, no? Advanced study ng mga learners using Feynman technique para pagdating po sa ating classroom o pag-attend po sa ating learning session ay handa na sila, mas marami silang baon. Then, pwede din po sa lesson discussion, kung nahihirapan po yung mga learners natin,
Pwede po nating i-simplify yung mga concept at definition o yung mga kalaman using Feynman technique. At lesson approaches, syempre, deductive or inductive, pwede po nating integrate yan kay Feynman technique. Halimbawa po, i-take po natin yung kanina, yung sa simplification of concepts and definitions. Kung pag-uusapan po natin ang deductive reasoning, ito po yung bookish, verbatim, long definition niya. Hindi ko na po babasahin. Sa ikalawang banda naman po, pwede po siyang pasimplihin. Ang nakalagay po dito, deductive reasoning moves from generalized principles that are known to be true to a true and specific conclusion. From 5 lines, naging na po siyang 3 lines. Pero using Feynman technique, mas mapapasimple pa po natin siya. Deductive reasoning is generalized principles to specific conclusion. Plus, ayan, may graphic presentation. So, mas magiging magaan po yung pagpapaliwanag natin sa ating mga learners. Hindi po sila malilito. Hindi po sila mahihirapan. They don't need to memorize it anymore. Kasi mas significant, mas digestible po yung binigay natin sa kanilang konsepto o kaalaman. Halimbawa naman po, another application po ng ating Andragogy and Feynman. Pag-aalay ng lesson structure naman. Siyempre po, sa 4 A's na nasa weekly lesson log po natin sa DepEd for Alternative Bearing System, naka-identify po yung apat na phases, the activity, analysis, abstraction, and application. That's for ALS. Sa kabilang banda, pwede po natin gamitin sa experiential learning para sa senior high school setting natin or sa college setting natin. Nandiyan si CE, CRO, CAC, at AE. Now, which is directly rooted po kay which is yung 4A directly rooted naman po sa kanya. Sa kalabarson po, na-introduce na po sa atin yung idea, no? Yung paggamit ng lesson exemplar using the idea framework. At kung mapapansin po ninyo, kung i-analyze po natin, yung idea framework po ay anchored din kay experiential learning. Though yung engagement po ay more on activities, na kay experiential learning naman po ay more on abstract conceptualization ang focus, no? So, ito po yung alignment niya. So, kung gagamitin natin sa idea framework, pwede po natin kunin, no, yung sense into adult learning base kay 4A saka yung kay experiential learning. Ngayon, saan papasok si Feynman technique? Ayan po. So, kung gagamitin natin itong mga lesson structure po na ito, instructional strategies na ito, pwede pa rin natin i-infuse, interface si Feynman technique. Halimbawa po, under idea framework, nag-introduce tayo ng lesson. Siyempre po, under Feynman technique, dapat makafocus na tayo sa concept experience or ma-introduce na natin yung concept. Then, sa idea framework, andyan yung development. Siyempre po, dapat ma-explain na natin, ma-pinpoint na natin or makagamit ng analogy para mas makapag-reflect at mas makapag-analyze ang ating learners. Then sa engagement naman, ayan, mas maraming binibigay ng engagement activities na sa ganun, mas ma-review at mas ma-simplify ng learner yung konseptong dapat matutunan. At lastly, sa assimilation naman, under idea framework, no, dapat magamit na, ma-assimilate na yung natutunan. Kay Feynman naman po, magamit na, ma-apply na yung learning. Same as to the 4A's and experiential learning. And kung titingnan po natin, same din po ang focus niya. Yung first two stages ay para makagrasp o makakuha ng kaalaman, kasanayan at karanasan ng ating mga learners. At yung last two stages naman po ay mai-transform yung mga kaalaman at kasanayan na ito para sa bagong kaalaman, para sa bagong karanasan na kanilang natutunan. At yung una pong tatlong columns, yan, nakalagay po natin, those are instructional strategies na pwedeng-pwede pong infuse natin yung Feynman technique as our instructional approach sa lesson structures na ating nabanggit. Another ponder point po tayo, ayan. Sabi po ni Kingston, no, yung extended version po ni Miles Kingston na quotation, knowledge is knowing that tomato is a fruit. Pero, wisdom is knowing not to put it in a fruit salad. And philosophy is wondering whether that makes ketchup a smoothie. Kasi gawa sa tomato. No.
And common sense is knowing that ketchup is not a smoothie. And mahalaga po yung konteksto o yung logic nito sa adult learning. Bakit po? Kasi kailangan mas maunawaan, mas kailangan maiproduce natin wisdom out of knowledge. At kahit may wisdom na, dapat mas i-circle po natin ang kaalamang ito, ang wisdom na ito, into common sense na hindi po dapat naliligaw ang ating adult learners. At dapat po nagagamit nila ang kaalaman sa mas kapaki-pakinabang na bagay. At dahil po dyan, tungo na po tayo sa kasunod na bahagi, ang pag-contextualize ng andragogy para sa flexible learning settings. Ito po ay isinama ko lamang dahil ito po yung konteksto na meron tayo ngayon. Ito po yung setting na meron tayo ngayon. Nasa pandemic situation po tayo at iba po ang setup ng ating learning setting ngayon, ng ating education setting. Hindi po yung traditional face-to-face ang ating ginagawa. Kaya po, mahalaga po makita din natin paano ba magpi-play ang role ng andragogy. Paano natin magagamit si Feyman technique under this flexible learning setting? Sa Pilipinas po, ang flexible learning natin ay napakaraming itsura, napakaraming forma. Andiyan ang remote teaching, blended learning, may distance learning at may e-learning pang tinatawag. Meron din po tayong open and distance e-learning at meron din po tayong mga mixed models. Common po ito sa mga HEIs. Pero meron din po tayo nito sa ating basic education. And even in TESDA, may ganito din po silang modalities. Ibig sabihin, sa Philippine education natin, present na po ang flexible learning. Dati hindi lang siya ganung mainstream kasi flexible po siya as additional option. Kumbaga, kung hindi pwede or hindi feasible yung formal structures, andyan si flexible learning na pwedeng tumulong sa atin as alternative. Pero ngayon, dahil ganito may situation natin, mas mami-mainstream ngayon sa flexible learning para mas tumugon sa current na pangailangan. At ang flexible learning po natin sa ating bansa ay bounded at guided ng iba't ibang batas. Siyempre po, nandiyan ang 1987 Philippine Constitution at kasama po niya ang ilang mga pangunahing batas na may kinalalaman sa pag-promote, pag-implement ng flexible learning. Nandiyan po ang Open Distance Learning Act at Transnational Higher Education Act. Sa side naman ng Basic Education, andyan po yung Enhanced Basic Education Act at Governance of Basic Education Act. Kung saan po mas binigyang pansin sa mga batas na ito na pwede po ang pag-aaral sa basic education gamit ng flexible learning. Pero marami pa po tayong ibang legal basis. Ito lang po muna yung isinama ko sa ating slide. Gusto ko lang pong ma-realize natin na flexible learning ay legal, may mga basehan, at talaga pong existing, no? Ginagawa na. Kailangan lang po nating i-embrace, kailangan lang po nating i-navigate nang sa ganun mas maging gamay tayo. Mas mag-gauge po natin ating sarili sa paggamit po ng flexible learning na ito. At ganun din po ang adult learners po ay may kakayanang mag-aral under flexible learning context. Bakit po? Kasi nga sila ay self-directed, motivated po sila. May experience na sila at sila po ay practical and goal-oriented. Ibig sabihin, kaya po nila or nasa umbrella sila ng mga learners na maaaring mag-aral sa flexible learning settings. At under flexible learning setting, nabanggit ko po kanina yung blended learning. At gusto ko pong magbigay pansin sa blended learning natin. Kasi sa basic education po, common po sa atin yung blended learning, no? Lalo-lalo na sa alternative learning system. Hindi lang po isang modality yung ginagamit natin mga learners, bagkus biniblend po natin. It's either umattend ang learning sessions natin tapos ang mo-module. Ganon din po sa formal school using our alternative delivery mode. Yung iba nag-o-open high school, yung iba nag-i-EDM modules and others. So ibiniblend po, nagbiblend tayo ng isang learning mode into another nang sa ganun mas masupplement yung paraan ng pagkakatuto ng isang learner. Natural po, syempre, ang adult learners ay ganito din. May kakayanan din po silang gawin ito. Diba sa pagtuturo natin sa kolehiyo, bukod sa klase, nagpapa-research tayo sa ating mga learners. Bukod po sa pag-attend sa klase, nagbibigay tayo ng mga self-study materials. Essentially, we're doing blended learning. Hindi lang po siya formalized and hindi lang siya structured. Pero ngayon, makikita natin na ginagawa na pala natin. Kailangan lang po natin mas ma-organized siya.
So, ito pong framework na nakikita nyo dito, ito mga clip arts, ay hango po sa recent training na receive namin sa DepEd na yung from hobby po, from Prof. Abisamis. Ayon po sa kanila, ayon po sa training workshop na binigay nila sa amin, ang blended learning mode daw po ay pwedeng makita sa iba't ibang konteksto at sa iba't ibang paraan. Pwedeng sa multimedia learning, learning modules, worksheets and packs, learning packets, online classes, chat groups, and face-to-face learning. At nakikita po natin ito sa iba't ibang classification din. Depende sa experience, no? Kung experience sa pag-uusapan, yun nasa upper category, sila po yung mga self-paced or yung asynchronous, no? Pwedeng araling mag-isa ng ating mga learners. At yun naman nasa baba ay yung mga live learning or live experiences o yung synchronous learning. Ibig sabihin, actual, real-time, no? O nakakapag-usap, nakakapagkita ang ating mga learners at teachers, no? So madaling sabi, ito yung blended learning according to experience-based. At base naman po sa media classification, meron din po tayo na iba't ibang categories. Siyempre po, kung mag-multimedia tayo at online classes, kailangan natin ng mataas na bandwidth. Ibig sabihin, kailangan natin ng magandang internet connection. Kung learning modules naman at chat groups, pwedeng light technology lang, pwedeng digitized e-books or digitized modules or e-books, or pwedeng mga simpleng chat groups using Messenger and the likes. Pwede din pong offline, worksheets and learning packets and face-to-face offline meetings, ayan, pwedeng-pwede din pong gawin. At kung pagsasama-samahin po natin yung categorization na ito, makikita po natin ang blending ay base sa experience at base po sa medium na available sa atin. Sa madaling sabi, ang adult learning ay magbabase po sa kakayanan nila na mag-adapt, mag-blend using blended learning delivery. Magbabase po sa kanilang kasanayan at pangangailangan. So kung makikita nyo po dito, may ginawa po akong iba't ibang combinations. Pero ito po ay recommendations lang or suggestions. Depende pa rin po sa pangangailangan ng ating mga learners. Pwede pagsamahin natin multimedia chat groups. May pinapanood na instructional videos, tapos may kausap si teacher sa chat para sa instruction and assessment. Pwede din pong face-to-face plus modules, or pwede din pong online classes and chat groups. Pwede din pong multimedia and face-to-face. Pwede din face-to-face at may worksheets and so on and so forth. At napakarami pa pong combinations. Ito po ay sample lang. At kahit ano pa pong uri ng learning delivery ang meron tayo sa flexible setting, huwag po natin kalilimutan na kung adult learners pong ating tinuturuan, hindi po dapat mawala ang andragogical context. Hindi po dapat mawala ang konteksto ng pagtuturo sa adult learners. Kaya dapat makonsider pa rin po natin sa experiential learning, the adult learning engagement, and the 4As. As well as magamit natin sa Feynman technique para mas mapadali natin yung pagkakatuto ng learners natin, lalong-lalo na sa flexible learning setting. Ngayon, tingnan po natin paano po yung implications sa practice using blended learning or in flexible learning setting para sa konteksto ng andragogiya. Siyempre po, dapat may cooperative climate. Lalo na kung nasa distance learning tayo, dapat at least may learning support ang ating mga learners. Kung medyo nalilito sila, andyan sa teacher, via online or via other means para matulungan po si learner natin. Dapat ma-assess din po natin yung specific learning needs po ng ating mga learners. Kung may online learning po tayo, dapat ma-assess natin ang kakayanan ng adult learners natin. Sila ba ay ready? Sila ba ay handa? May sapat ba silang kakayanan, kagamitan para mag-online learning? Kung wala po, ano po ang gagamitin natin? Ibig sabihin, napakahalaga po ng assessment para sa pagsasagawa ng adult learners. Anong adult learning? At ito po ay mahalaga sa konteksto ng andragogiya, no? Hindi lang po tayo pupunta sa kanila o makikipag-usap sa kanila na ito yung ituturo, na ito yung kailangan nila. Dapat po ito ay two-way, conversational. Dapat po anchor sa kanilang pangailangan at dapat naka-align pa rin sa ating standard. Sa madaling sabi, hindi po siya one-way na tayo spoon-feeding. Dapat po ay two-way siya na assess natin yung pangailangan nila at yun ang binibigay natin sa kanila. Siyempre po, kahit naka-blended tayo or naka-flexible tayo or naka-distance tayo na learning modalities, dapat
ma-design po natin ang maayos ang sequential activities nila. Kaya kung magpapa-module po tayo, dapat nakaayos po, naka-structured ang modules natin sa kanila. Dire-diretso pa rin yung instructional design. Hindi magsasabot-sabot. So kung naka-4A's tayo sa module, dapat ganun din po yung may experience nila. May activity, analysis, abstraction, and application. Then, nabanggit ko na po kanina, dapat ang mga learners ay involved sa pagpili ng methods, materials, and resources. Kung hindi feasible ang online learning para sa ating adult learners, huwag po nating ipilit. Kasi sabi nga po natin na dapat naku-consider yung kanilang kakayanan at pangailangan. Kung kayang-kaya po nila, why not? No, ibigay po natin yung nararapat sa kanila. Pero kung hindi po kaya, kung ano lang po yung feasible, yun po ang gagawin natin. Kasi yun yung naaayon sa kanilang paraan. Then, mahalaga din pong from time to time, ma-evaluate natin yung quality ng kanilang learning experience. Lalong-lalo na po yung mga naka-distance modular, napakabihira makita ni teacher or makausap ni teacher, no? Nung learning facilitator. So, dapat from time to time, may mekanismo tayo kung paano natin makikita, ma-evaluate, ma-assess ang learning experience ng ating mga adult learners. Ngayon, ito po ay yung sa konteksto ng andragogiya. Paano naman ang pagdedesenyo ng instruction? Sabi ko nga po kanina, kahit naka-flexible tayo, dapat tama pa rin ang pagkakadesenyo ng ating instruction. Dapat andyan pa rin po yung experiential learning o yung 4As. Kung teacher po kayo ng kalabarsan sa basic education, dapat naka-idea framework pa rin tayo. Kahit module ang ginagamit ng ating learners, kahit online learning po yan. Dapat nakadesenyo na maayos ang kanilang pagkakatuto. At dapat po makonsider din natin si Feynman Technique o yung Feynman Technique sa pagpiprepare ng mga bagay na ito. Kasi ulitin ko po, ang Feynman Technique ay para mas maging madali, mas maging simple ang pag-unawa at pagkakatuto ng isang konsepto, kaalaman, kasanayan ng ating mga, para sa ating mga learners. At I think this is the final or the last slide na may kinalaman sa ating content. Now, makikita nyo po dito yung isang setup or isang flow ng pagpiprepare na adult learning sa isang flexible setting. At ang inadapt ko po muna ay sa IELTS. Kasi sa IELTS po, common po yung adult learners, common po yung flexible setting. Pero you can have your own para sa inyong college classes or senior high school classes or non-formal classes or tech book classes. Pero ginawa ko lang po yung IELTS, ulitin ko kasi ito po yung common, no, na may adult learners at may flexible settings. Meron po tayo dito sa kaliwang hanay, sa extreme left, no, nandiyan ang curriculum natin sa IELTS. Nandiyan ang K-12 curriculum. So paano natin ito i-carry out, i-deliver sa ating mga learners ngayong nasa flexible setting tayo? So syempre, mahalagang assessment. Gawin po natin yung FLT, gawin natin yung RPL at other diagnostic assessment para malaman natin kung anong competency lang ba ng IELTS curriculum ang kailangan nilang matutunan, lalong-lalo na po sa flexible setting. Sa formal school ng basic education, meron na po tayong tinatawag na MELC or the Most Essential Learning Competencies kung saan piniikli po at kinuha lang po yung mga learning competencies na core, no, na mas mahalaga na matutunan ng mga learners, no, na hindi nila matututunan informally pagkos po ay under basic education setting. So sa IELTS naman po, mahalaga po yung assessment para alam natin kung ano ba yung kailangan nila. Kung sa 10 competency ay meron na po silang 3 alam na satisfy, so ibig sabihin 7 na lang yung ibibigay natin sa kanila. No. So hindi na natin kailangang ibigay lahat. Kung ano na lang yung kulang nila, kung ano na lang yung pangailangan nila. So after that, na-assess natin, na ibigay natin yung competency curriculum, move po tayo kay instructional design. Ano ang nararapat na instructional design para sa ganitong competency? Kaakibat po ng instructional design ang learning delivery at dyan papasok yung blended learning or other learning modalities na available sa flexible setting. Ang nilagay ko lang po ng sample ay modules plus chat groups kasi ito yung common sa ating learning setting ngayon. They're using Messenger para mag-send ng response or ng report or ng feedback kay teacher as well as ganun din naman si teacher para mag-send ng kanilang assessment ng kanilang coaching, mentoring sa learner. Modules, ayan, given na yan, so
based independent learning na ginagawa po ng ating mga learners para matuto po sila habang wala po sila sa learning centers. So makikita niyo po interchanging siya, no? Instructional design kaakibat sa learning delivery. At habang tinitake ito, mahalaga po yung during yung assessment natin during these stages. At dyan po papasok yung mga performance tasks, lalong-lalo na po yung individual learning agreement. So, meron po tayong na-identify na competencies base sa unang assessment at curriculum, papasok na sa appropriate na design nyo, na assess natin ano yung pangailangan pa nila at na-i-record po natin using ILA. Ngayon, saan po dito papasok yung andragogical context? Ito po ay pupunto sa instructional design. Kung makikita nyo po, ito po yung puso. No, ito po yung puso ng learning context sa flexible setting. Ano po yung instructional design? Doon papasok si Andragogy sa experiential learning or si 4As at si Feyman technique. Sino po yung utak? Kung may puso, may utak. Siyempre, nandyan yung curriculum kasi siya yung maglilid, siya yung magpapatakbo, siya yung tutunguhin, no? Siya yung yung magiging target natin. So, siya yung nag-guide pala, I mean, dun po sa mangyayari. Kaya, yung puso, siya yung nagdi-distribute ng lahat patungo dun sa other parts ng dugo, ng katawan. Same with instructional design. Siya ang sa kanya po magbabase ang learning delivery, sa kanya magbabase ang assessment, and so on and so forth. So ngayon, nakadesign nyo na si instructional design, meron na kayong learning delivery, ma-identify nyo na yung specific learning plan para sa school nyo, sa learning center, at sa individual learner. Kung nasa all setting kayo para sa individual learning, napakahalaga po ang ILA para sa kanilang learning plan. Sino-sino yung learners natin na pwede ng modules plus chat groups? Sino-sino yung learners natin na pure module lang? Sino-sino yung learners natin na pwedeng multimedia ang approach plus chat group or worksheets and so on and so forth. So sa pamamagitan po nito, ng flow na ito, makakapag-craft tayo na mas appropriate sa ating mga learners. Mas alam natin kung saan magmumula ang intervention na ibibigay natin sa kanila. Mas alam natin kung anong appropriate na context ang ibibigay po natin sa kanila. Na syempre base sa kanilang needs, base sa kanilang pangailangan. Then after those things, ayan, andyan na yung post-assessment or after assessment, andyan ang portfolio assessment, ang project-based, ang mga achievement test, and ultimately, ayan yung E&E or AERT natin na bago ngayon. At lastly, program completion, it's either mas lalong ma-establish ang lifelong learning and functional literacy or makapag-go beyond these matters pa. No. So ito po yung konteksto ng ating andragogy sa flexible learning setting na bagay at mas appropriate po ngayong darating na pasukan na kailangan nating mapaghandaan. So kung medyo vague pa po sa atin kung paano mangyari, pwede niyo pong i-consider yung framework na ito nang sa ganun magabayan tayo. At huwag po natin kalilimutan ng instructional design natin ang puso ng lahat ng ito. Kaakibat ng learning delivery na siya ang magiging kamay natin para ma-deliver yung curriculum at yung instructional design natin. At saan po dito papasok ang konteksto ng andragohiya? Nasa instructional design po. Dito po, uulitin ko, wag natin sana makalimutan na kahit na naka-distance learning tayo o naka-blended modality or other flexible learning modalities, dapat po makonsider natin ang tamang andragohiya, ang experiential learning, at pwedeng-pwede po natin magamit ang Feynman technique para mas maging makabuluhan ang instructional experience na ibibigay po natin sa ating mga learners. At yan po nagtatapos ang aking pagbabahagi na ng ating talakayan ngayong araw. At marami din po akong ginamit na materials para po sa ating discussion. Nasa ganun po, research guided tayo, at the same time constructed po siya base po sa experiences natin bilang isang guro at bilang isang supervisor. Nagpapasalamat din po tayo sa invitation na ng PNU Manila under the URA and the PNU Talks team na sa ganun ay makapagbahagi po tayo ng kaalaman, lalong-lalo na po yung may kinalalaman sa konteksto ng pagtuturo sa adult learning. At nagpapasalamat din po tayo kay Dr. Roel Avila ng PNU South Luzon sa
kakataon sa tiwalang ibinigay sa atin upang makapagbahagi ng kaalaman ito. Ganun din po sa aking tahanan sa DepEd Division of Quezon sa pagkakataong ma-involve sa mga ganitong gawain at ngayon po ay nakakapagbahagi na ako ng kaalaman base po sa mga karanasang natutunan ko. Before I end my discussion this morning, gusto ko lang pong ibigay sa inyo mga quotations na ito. No? Sabi po dun sa 2007 McKinsey Report, ang kalidad daw po ng education system ay hindi kailanman tataas sa kalidad ng guro. Kaya kung mahusay po tayo mga guro, ibig sabihin, mahusay din po ang education system natin. Mas mahusay na teachers, mas may quality ang ating education system. Mas mahusay na teachers, mas mahusay ang produkto nating mga learners. And may tanong din po ako sa inyo before I leave the final quotation. Gusto niyo po bang malaman kung ano mangyayari sa hinaharap? Anong mangyayari sa inyo sa hinaharap? Maybe you're thinking na paano mas maging effective the teacher, paano mas matutulungan ang ating mga learners under this pandemic situation. So ito lang po yung gusto kong iwan sa inyo ngayong umaga, aside po dun sa discussion natin. Ayon po kay Peter Drucker, the best way to predict the future is to create it. At syempre po, hindi po natin dapat yan ipagpabukas. Kailangan po, simulan na natin at walang ibang makakagawa nito kundi tayo lamang. At muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo po akong i-message sa aking email or sa aking Facebook account. Pwede nyo din pong i-message or i-comment sa ating chat box or comment box para po sa ating discussion ngayong umaga. Muli po, ako po si Rejulios M. VIllenes. Sumayin nyo ang PNU Talks.